Yo mga idol, ngayon ay pag-uusapan natin ang grupong Team Taka at kung ano nga ba ang mga layunin nila. Anyways, sa next video na lang pala ako ulit magsa-shoutout. At bago ko umpisahan ang topic natin, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga niyan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. So, game. Ang Team Taka nga ay binuo ni Sasuke. After niyang talunin si Orochimaru, bali nag-travel siya sa various bases ng Hidden Sound Village. So, sa mga hindi nakakaalam, yung Hidden Sound Village nga ay isang network laboratories at meron itong mga various hideouts. Bali, dito din sa lugar na to, ginagawa ni Orochimaru yung human experiment niya. Ang Team Taka nga ay binubuo ni Nasuigetsu, Karin, Jugo at ang kanilang leader na si Sasuke. Ang unang tawag nga sa grupo nila ay Team Heavy. So, ang main goal nga nila dito ay hanapin itong si Itachi para nga mabigyan niya na ng hustisya yung clan ng Uchiha. So after matalo ni Sasuke si Itachi ay kinuha nga ni Tobi yung sugatang katawan ni Sasuke. At dito ikwento ni Tobi kay Sasuke lahat ng nalalaman niya tungkol kay Itachi. So dahil doon ay nalaman ni Sasuke ang totoong reason kung bakit ginawa ni Itachi yung Uchiha Massacre. At nalamang inutos pala ng mga elders ng Konoha yung Uchiha Massacre na yun. After malaman yun, nagkaroon nga ng bagong layunin yung grupong ito. Yun nga ay ang wasakin ng Konoha. At ipaghiganti si Itachi. Bali, dito na din pinalitan ni Sasuke yung pangalan ng grupo nila. From Team Heavy ay naging Team Taka na nga. At sumali nga sila sa grupong Akatsuki. Ang naging layunin naman nila sa Akatsuki ay hulihin ang Eight Tails Jinjuriki na si Killer Bee. Grabe yung laban nila dito mga lods, bali muntik pa sila mamatay lahat dito dahil sa lakas ng Eight Tails at ni Killer Bee. Buti na lang ay nagamit ni Sasuke dito yung binigay sa kanyang kapangyarihan ng kuya niyang si Itachi, yun nga yung Amaterasu, para mahuli at matalo si Killer Bee. At ibinigay kay Tobi agad. Pero during sealing na kung saan tatanggalin na sana nila yung Eight Tails sa katawan ni Killer Bee ay nalaman nilang peke or clone yung nahuli nila. At dito naman ay sinabi ni Tobi kay Sasuke na kasama daw si Danzo sa Five Kage Summit na isa sa mga elders na promotor sa Uchiha Massacre. So dahil doon pumunta nga yung Team Taka kung saan gaganapin yung Five Kage Summit. Dito nga yung time na nakipaglaban yung Team Taka sa limang Kage. Dito nga ay muntik na naman si Sasuke. Buti na lang ay niligtas siya ni Tobi sa atakin gagawin ni Onoki. At dito din si Sasuke nakipaglaban kay Danzo at napatay niya nga ito using his Susanoo. Bali, inabandon ni Sasuke yung pagwasak ng Konoha after niyang makausap yung reincarnated na si Itachi at pinagtanungan niya din yung mga previous Hokage kung paghihiganti nga ba ang tamang solusyon. At after marinig yung istorya ng reincarnated na si Hashirama at nalaman yung true meaning ng pagiging isang shinobi, ay na-realize ni Sasuke na instead na wasakin niya yung Konoha ay poprotektahan niya na nga daw ito. Gaya ng pagprotektang ginawa noon ni Itachi sa Konoha. During his time sa Team Taka ay naaalala niya nga dito yung Team 7 dahil nga sa pagprotekta nila sa isa't isa. Though nabulag na sa paghihiganti ng si Sasuke during sa laban nila ni Danzo. At bumalik nga siya sa dati after makausap si Itachi at yung mga previous Hokage. So kung gusto nyo makilala si Sasuke ay meron akong video about sa kanya. Bali, ilalagay ko na lang yung link nito sa description sa baba. At ngayon naman ay kikilalanin naman natin yung mga naging members ni Sasuke sa Team Taka. Ang unang nga niyang na-recruit sa Team Taka ay itong si Suigetsu. Si Suigetsu nga ay galing sa Hidden Mist Village.
at member ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Before maging member ng Team Taka, ang layunin nga nitong si Suigetsu ay buuhin ulit yung 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Pero naudlot ngayon dahil nahuli siya ni Orochimaru para pag-eksperimentuhan. Bali, tinanggap niya yung alok ni Sasuke dahil using Sasuke ay mas malaki ang chance na makikita at makakalaban niya si Kisame. Dahil gusto niya nga kunin yung Samihada Sword dito at muling buuhin yung 7 Ninja Swordsmen. Kilala si Suigetsu as Prodigy at the Art of Murder. Bali, mahilig nga siyang pumatay. Tumigil lang siya sa hilig niya doon dahil sa request ito ni Sasuke. Sa abilities niya naman ay magaling nga itong swordsman. Dahil naging member nga siya ng 7 Ninja Swordsmen ay nagamay niya nga agad yung espada ni Sabusa na Kubiki Ribocho. So ayoko na banggitin ulit yan, ang hirap. Though lagi siyang napapagod pag napunta siya sa malalayong lugar dahil nga sa bigat nitong espadang to. At nakita natin, napigilan niya din kahit papano yung Tail Beast mode ni Killer B using his Tati Eboshi. Bali, gawa nga sa tubig yung katawan nitong si Suigetsu at marunong gumamit ng water release like yun nga yung Tati Eboshi, water bullet, or even gumawa ng clone na gawa sa tubig. Kaya niya din magtago or makipag-merge sa tubig dahil nga gawa siya sa tubig eh ang kahinaan niya nga ay ang lightning base attack. At napansin niyo rin ba na parehas si Sasuke at Itachi na merong kaibigang mukhang pating na sobrang loyal sa kanila? Kay Itachi nga ay itong si Kisame at kay Sasuke naman ay itong si Suigetsu. At ang sunod naman na na-recruit ni Sasuke ay itong si Karin. Si Karin nga ay member ng Uzumaki clan. Bali, siya yung katulong ni Orochimaru sa mga experiment na ginagawa niya. Pero ginawa nga muna siyang bantay sa Southern Hideouts nung umalis si Orochimaru. Sumali siya sa Team Taka dahil tulad ni Sakura ay patay na patay nga din ito kay Sasuke. At noong Chunin exam nga ay niligtas siya ni Sasuke sa malaking oso. Naging support siya sa Team Taka at pinuri nga ni Obito at Orochimaru yung ability nito. So si Karin ay hindi effective pagdating sa pakikipaglaban pero sobrang effective naman siya pagdating sa healing at pag-sense ng chakra. Para sa akin nga ay yung pag-detect niya ng chakra ay mas malakas pa sa pag-detect ng chakra ni Kurama. So ganun siya katindi pagdating sa pag-sense ng chakra. Yun nga ay yung unique ability niya na Mind Eye of the Kagura. Dito ay isasara niya lang yung mata niya at i-open yung Mind Eye. Ay matatrack niya na yung chakra at location ng target kahit nasa malayong lugar. At matalino din itong si Kari. In fact, na-analyze niya nga agad kung paano nagwo-work yung Izanagi ni Danzo. At na-analyze niya din kung paano tatalunin ito. As a descendants of Uzumaki clan ay nagtataglay nga siya ng Great Chakra Reserves at meron siyang powerful life force. So ito yung ability niya na kayang magpagaling ng sugat at kayang mag-regenerate ng mabilis sa pamamagitan lang ng pagkagat sa kanya. Yung healing chakra niya nga ay enough na nun para ma-restore yung chakra ni Tsunade during 4th Shinobi World War. So yan lang muna about kay Karin dahil gagawa ko ng separate video tungkol sa kanila. At ang last na na-recruit ni Sasuke ay itong si Jugo na best friend ni Kimimaro. So si Jugo ay galing sa unnamed clan. Bali, sumama siya nun kay Orochimaru dahil akala niya ay magagawa ni Orochimaru ng gamot yung rage niya. Ito yung nawawanan nga siya ng control pag nagbabago yung anyo niya. Dahil sa madalas niyang pagwawala ng walang control ay kinakatakutan nga siya. In fact, nakawasak nga siya ng isang village at napatay niya lahat ng tao doon. Pero dahil kay Kimimaro ay nagagawa niya ngang kumalma. Pero nung namatay niya si Kimimaro ay bumalik ulit siya sa pagiging ganon. Pero napakalma ulit siya ni Sasuke. So kaya siya sumali sa Team Taka ay bukod kay Kimimaro ay si Sasuke nga lang ang may kakayahang pakalmain siya. At sa mga hindi nakakaalam, si Jugo nga ang source ng mga core seals na nagawa ni Orochimaru. Pero gagawin ko na lang din ng separate video ang tungkol dyan. So si Jugo nga ay physical power naman ang ability nito.
at nagtataglay nga siya ng Sage Transformation. So ayun nga yung nakikita natin na nagbabago ang new siya, na nawawala ng control. So ang angas ng scene na to, ito yung pinigilan ni Sasuke yung nag-aaway na sina Suigetsu at Jugo. Dahil pag hindi nga daw sila tumigil ay papatayin nga silang dalawa ni Sasuke. So nababago ni Jugo yung kaliwang kamay niya into piston piece. Using this ay malakas nga yung impact ng suntok niya at nagiging palakol din. So ginamit niya nga to para salagin yung espada ni Suigetsu. Ito yung itsura niya pag naka-fully form. So mas pinapabilis at pinapalakas siya neto. At using this form ay nagawa niya nga makipagsabayan sa bilis ng lightning enhance ng 4th Raikage na si A. Kaya din ni Jugo makipag-usap sa mga hayop like Ibon na pwede niyang utusan para mag-scout or even kumuha ng mga impormasyon. At dyan na nga nagtatapos ang topic natin about sa Team Taka. So kung nagustuhan mo ang ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At huwag mo na din kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating upload. So salamat mga idol. Okay.